pambansang loyalista, pambansang loyalista. Di ko mo makikita, di ko mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Matanong ko lang po kayo, ano ba talaga trabaho nitong lola ninyo? Ah, senadora o content creator? Ah, naguguluhan ako eh. Kasi napapansin ko, mga ka-PL, halos lahat ng nagte-trending sa social media, pinapatos niya. Ha? Nakikisaw-saw siya. Tulad na lamang sa nangyari kay Aura Brigila na nagkaroon po ng o nasangkot po sa kaguluhan sa isang bar o kung saan mang lugar yan. Nakisaw-saw na naman po ang lola ninyo, mga ka-PL. Gusto niya daw pong paimbestigahan. Ito po ang balita. Basahin ko lang, pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan, palike sa video para ganahan po tayo magyaw-yaw dito, mga ka-PL. Okay? Maraming salamat. Makikisuyo. O eto na, ang lola ninyong Mahadera. Ikaw talaga, Lola Risa. Nalilito na kami sa iyo. Ano ka ba talaga? Content creator o senadora? Ang dami mong pwedeng pakialaman. Sausawan. Pati ba naman ito? Pambihira naman talagang buhay ito. Oo. O basahin ko na. O nais paimbestigahan. O ni Senadora Risa Hontiveros. Ha? Ang nangyari kay Aura Brigila. Ang daming pwedeng imbestigahan. Inuna nyo pa to. Ikaw talaga, Lola. Sa tweet ni Hontiveros, inihayag nito ang kanyang hirit sa pag-aresto kay Aura. Ayan. Siguro naawa siya kay Aura at gusto niyang tulungan. We urge the PNP leadership to investigate the arrest of Aura Brigila as well as the way it was conducted on an unarmed woman, ha? Yung nagtanggol pa sa kaibigan na hinaras, siya pa yung inaresto. Lola Risa, sa tingin ko lang, no? Mukhang may kaunting pagkakamali rin si Aura. May pagkukulang din ang grupo ni Aura. Bakit? Pwede namang hindi na sila makisaw-saw sa gulo. Sigurado yung bar, kung nasaan man sila, mayroong mga security guards. At trabaho ng mga security guards na awatin kung mayroong mang kaguluhan na nangyayari. Pero wag na po natin pag-usapan ang nangyari sa bar, mga ka-PL, dahil wala naman po tayong pakialam dyan. Dito lang kay Senadora Lola Hontiveros na nakisaw-saw na naman. Mahilig ka talagang sumausaw. Ito pa oh, dagdag pa ni Hontiveros, dapat umano ay nakatutok tayo sa totoong krimen. Ang daming krimen na nangyayari, Senator Risa Hontiveros. Yung sa PhilHealth, krimen din yon. Kamusta? Ha? Pwede niyo po siguro uling paimbestigahan. Ha? Para malaman kung saan napunta yung napakalaking halaga ng salapi. Ha? Hinihiling po kasi ng ating mga kababayan. Tinatanong po nila, nasaan na daw yung napakalaking halaga na yaon na nanawawala?
Hanggang ngayon po, hindi daw kasi malinaw sa ating mga kababayan. Hinahanap po nila. Bago nyo po ito paimbestigahan, balikan po siguro natin yung investigasyon doon sa PhilHealth. Ano ba? Tama ba mga ka-PL? Pag-comment po. Kung mali ako, hala sige, okay lang. Kutsain nyo ako. Pero kung tama ako, i-heart-heart yun naman yung comment ninyo. Di ba? Mahaba pa po itong babasahin ko. Pero hindi ko na uubusin. Total, nalaman na po ninyo ang tanong gawin ni Lola Risa na makisaw-saw nga sa nangyari kay Aura. Ikaw talaga. Pati tuloy mga netizen, mga ka-PL, alam nyo ba? Kinutya na naman siya. Napuno na naman siya ng bash sa social media. Tulad nito, Sandali. Ito napakaikli lang. Pero, sa pool na naman si Lola. Ipakita ko po. Ayan, sausaw, di ba? Sausaw. Meron pa. Ito, nako, nakisausaw na naman kahit problemang kalye. At upagin nyo na lang ang pangkalahatang problema. Sabi ni, ito, yung nag-comment. Di ba? Wag po ito ang atupagin ninyo, Senadora Risa Hontiveros. Dahil, hindi lamang po si Aura ang nagpapasweldo sa inyo. Pati kami! Isa po kami sa nagpapasweldo sa inyo. Napakarami ng problema ng ating bansa. Inuuna nyo pa yan. Ang hilig nyo talagang sumausaw, Senador. Believe ako sa pagiging pakialamero. Ano ba? O kamusta yung pakikialam mo rin sa pagkaka-appoint kay Attorney Larry Gadon? Di ba umapila ka sa Pangulo? Walang nangyari, no? Kaya, eto, nakisausaw ka naman dito kay Aura. Wa-effect ba yung apila mo kay Pangulong Bongbong Marcos na gusto mong tanggalin si, gusto mong ipatanggal si Larry Gadon sa pwesto niya? Sabi ko naman po sa inyo, hindi nyo po ngayon administrasyon. Tapos na po ang panahon ninyo. Nagpakasasaho kayo ng maraming taon, Senadora. Yun yung sinasabi na parang karma-karma lang baga. Ha? Bilog po kasi ang mundo. Noon kayo nasa ibabaw. Ilang taon, ilang dekada ang mga Marcos sa baba. Bilog nga ang mundo. O ayun. Napaibabaw ulit ang mga Marcos na kinutya ng inyong mga kaalyadong dilawan. Ngayon, tiis-tiis na muna. Ha? Kung hindi nyo na kaya, wag na muna kayong manghimasok sa politika. Pagkatapos ng termino ninyo, sipat muna kayo sa bansa. Maraming bansa, May kakayahan naman kayo mamuhay doon dahil may pera naman kayo. Di ba? isa pa. Yung pangingialam ninyo sa Maharlika Investment Fund. Kamusta? Wala rin na pala, Ha? Sigurado, walang napala. Kasi, kung merong pag-asa na maipahinto ninyo o hindi tuluyang maisabatas itong Maharlika, malamang hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy kayo sa pag-iingay tungkol sa Maharlika, pero nanahimik na kayo Mukhang nakikinita-kinita na siguro ninyo na wala na tayong pag-asa nyo. Koko? Koko, manahimik na tayo. Huwag na natin pakialaman itong Maharlika at pipirmahan na daw ng Pangulo
bago magsona. Oh, eh, tahimik na lang natin yung bibig natin. Ah, dito na lang tayo kay Aura. Kasi maraming makikisakay. Trending ito ngayon, Coco. Ano? Oh, di ba? Nakuha ko estilo mo. Kapag ka merong trending sa social media, ayun. Sinasakyan mo para ang pang, para ang pangalan mo laging ano, nababanggit sa mga tulad namin, na mga vlogger na nag-aantabay sa inyo. Marami man po kami. Marami kami nakapansin dito sa sausaw na naman ikaw kay Aura. Mga ka-PL, ano pong masasabi ninyo sa pagiging sausawera ng inyong Lola Risa? Mag-comment lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.